Ladies, maliban sa sex, ano pa ang maaari at pwede mong maibigay sa isang lalaki para hindi ka niya pagpapalit or para mas mahalin ka? Because what makes you think na mag-i-stay yan sa'yo kung sex lang ang kaya mong ibigay? Because as far as I know, bawat babae ay may kakayahan yun ibigay sa kanya. Okay, sabihin na natin ikaw na ang pinakamaganda, pinaka-sexy, pero sa mundong ito, lagi niyong tatandaan, meron at merong mas hihigit sa'yo. Mapapansin mo na lang, mostly na dahilan ng iwalayan is that kapag hindi pinagbigyan ng babae yung isang lalaki, iiwan. Or kapag nagsawa din sa sex yung lalaki dahil palaging pinagbibigyan, iiwan. Isipin mo na lang. Kaya masasabi ko na hindi po sex ang dahilan or dapat na foundation ng relationship para maging long-lasting, para may enjoy nyo, para magiging masaya ang relationship nyo. Kundi dapat ang foundation is that inside out, hindi po outside in, because sex is physical. Especially if there's no love involved, kumbaga pure lust is just physical. So, sa video na ito, ay ituturo ko sa inyo ang dapat mong gawin so that ma-establish ang connection nyo inside and then magmamanifest outside para mas ma-enjoy nyo ang sex life nyo. At the same time, kahit walang sex life, is that magre-remain pa din siya, magiging faithful pa din siya, at mamahalin ka pa rin. So, kung gusto mo alaman, tara, simulan na natin. Kaibigan, mag-i-honest ka na lang at tanungin mo sa sarili mo. Kapag walang sex na nangyayari sa inyo, ano pa ang pwede mo or nakikita niya or dahilan kung bakit siya nag-i-stay? Kasi kung sex lang, it's a red flag. I will not advise you to continue that kind of relationship or I will not advise you na maging comfortable sa ganyang klase ng relationship. Kaya nga, against ako sa sex outside marriage because I know na most of the time, itong generation, yung mga kabataan ngayon is that it just lasts. Iilan lang yung nakikipagrelasyon because of real love. Okay? But anyway, my point here is that maliban sa sex, dapat merong kang ini-invest or binibigay sa kanya emotional connection or inward connection in order para mapasok mo yung kanyang isipan at puso dahil yun ang pinakadahilan para hindi kanya iwan. It's not physical, it's emotional connection. It's inside out. Kasi yun lang yung bagay na hindi mapapantayan ng ibang tao ang maibigay mo sa kanya emotionally or connection inwardly. So hindi na natin patagalin pa. Ano ang number one na may advice ko sa inyo na ibigay nyo ito sa kanya para hindi kanya iwan, para mag-stay siya sa'yo, ay pag-aalaga sa kanya. Lahat ng tao naghahanap ng care sa parents mo, sa kapatid mo, sa jowa, or sa asawa mo. So kung gusto mo na magkaroon ng connection or makapasok sa kanyang isip at puso, iparamdam mo iyon sa kanya. Though physically, but mentally may impact. Like for example, kapag ikaw yung nagluluto para sa kanya, naglilinis sa bahay nyo, nag-aayos ng kanyang damit, or anything na gagawin mo or ginagawa mo para maramdaman niya yung care mo sa kanya, yun ay napakalaking advantage mo. Even sympathy, ganon, or pati sa mga words mo, be careful, hindi po basta-basta na magbunganga ka, magsalita ka ng kung ano-anong mga salita. Dapat laging may laman na pagpapahalaga sa kanya, pagpapahalaga sa buhay niya, sa nangyayari sa kanya, at sa kanya mismo. Because in that way, makakapasok ka sa kanyang puso at isipan. Nakikita ko, maraming mga cheating na nangyayari sa panahon ngayon. It's not because gusto ng iba, but because they're looking ng sympathy, ng care mula sa ibang tao at doon sila nahulog. Because
The thing is that merong na-establish na emotional connection whenever that care is involved. So take advantage, kaibigan. Mag-isip ka ngayon kung ano ang dapat na ibigay mo, gawin mo at sabihin mo sa kanya para maramdaman niya na mahalaga siya sa buhay mo. Okay? Proceed na tayo sa number 2. Ay. Pag-uunawa. Bawat tao ay merong mga ginagawa or ugali na hindi maintindihan ng iba. Although, sa'yo or sa akin, is that correct? Pero sa iba hindi. Kaya naghahanap ka ng makakapag-unawa sa'yo, nakakaintindi sa'yo. Especially kung merong kang mga pinagdadaanan or especially kung merong kang gagawin sa buhay, merong kang pinaplano sa buhay, you need someone na mang-unawa sa'yo at hindi panay kontra, kundi naiintindahan kanila. So imbes na magsalita, mag-open or magsabi ng mga negative or mag-disagree sa'yo, pinipili na manahimik, pinipili na intindihin ka. Yan ang dapat mong ibigay sa kanya. Kasi in that way, ramdam ng bawat tao, especially ng isang lalaki, na itong babae na to, naunawahan niya ako, nakikita niya yung ginagawa ko, nakikita niya yung kakayahan ko. So, in that way also, dyan kanya papahalagahan. Kasi bihira lang ang tao na nagbibigay ng unawa sa atin o sa kanya. Kaya malaki yung chances na hindi kanya ipagpapalit or iiwan. Okay? I'm sorry, biglang may nag-pop up sa isip ko. Kasi I feel like some of you, habang nagbabasa or na nakikinig sa video na ito, is that meron ng mga hinaing or meron ng mga sinasabi like, kuya, binigay ko na yon sa kanya, inintindi ko siya, inunawa ko siya, pero bakit ganon? Nagawa niya pa rin akong lokohin or iwan. Listen, sometimes you need to balance and sometimes you need to see baka sinosobrahan mo na. Baka tinotolerate mo na or even wrong siya, hinahayaan mo lang. Iba po yung pag-uunawa ganun. Of course, i-check mo siya. Of course, huwag mo siyang i-tolerate, itama mo siya. But not in a way na dinadowngrade mo siya. But not in a way na nakikita mo na sobrang baba niya at wala siyang silbi at walang kwenta yung kanyang ginagawa. Andun pa rin yung pag-uunawa mo sa kanya. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay martyr or under desire. It just mean na mas matured ka, mas deep ka mag-isip, mas malalim ka mag-isip. Kung merong pag-iintindi at pag-uunawa sa'yo. Okay? Proceed na tayo sa number 3. Pagtitiwala. Bawat lalaki ay yun yung longing or hinahanap namin sa bawat babae na nakakasama or na-encounter, na-meet namin or nakakarelasyon namin. Yung babaeng may tiwala sa amin. Tiwala sa aming kakayahan, tiwala sa aming faithfulness or loyalty, tiwala sa aming mga plano mo sa buhay, gagawin sa buhay. Imagine that. Iniintindihan mo na nga lang siya, inuunawa mo siya, tapos nagtitiwala ka pa na kaya niya rin magbago, na kaya niyang ayusin yung buhay niya, na kaya niyang maabot yung kanyang pangarap sa buhay. In that way, nabibuild mo yung kanyang self-esteem, yung kanyang confidence, and in that way, hindi kanya makakalimutan, papahalagahan kanya kasi nakatatakan niya kana sa kanyang puso because those things are inwardly established. Although ginawa mo physically, but yung effect is that napasok yung isip at puso niya. Kaya nakapag-establish ka ng relasyon sa kanya. Inwardly. Gusto ko lang ipaalala ulit sa inyo. Ang relationship dapat ay inward out, not outside in. Because it won't last. Hindi ko sinasabi na hindi nyo ma-enjoy, pero hindi yan magtatagal. Kapag inuna nyo, sa labas, papasok. I mean, sa mukha lang, sa itsura, pero walang connection inside. Okay? It won't last. Number 4 na dapat mong maibigay sa kanya, maliban sa sex. Hi. Suporta. Kailangan mo siyang suportahan. Hindi lang yung magtiwala ka sa kanya, kundi pinapakita mo physically, and morally,
emotionally na merong kang suporta sa kanya or yung support mo ay sa kanya. Even kung ma-fail siya, even kung naging failure siya sa buhay, even kung sa tingin mo walang patutunguhan. I never said na hindi mo siya i-correct. Of course, bigay ka ng advice, ng opinion, pero yung support mo pa rin ay sa kanya. Trust me, ikaw ang kanyang babalik-balikan. Kasi tayo, ang papahalagahan natin ay yung mga taong nagtitiwala sa atin, may pag-unawa sa atin, at merong support sa atin. Sila yung hindi natin nakakalimutan kapag nasa taas na tayo. Hindi ko sinasabing lahat ng tao ay ganun, because a lot of people, kapag nasa taas na, nakakalimutan kung saan nagsimula. Kung ganun siya, kapag nasa taas na, tapos nakalimutan ka, then siya yung nawalan, hindi po ikaw. Kasi nawalan siya ng babaeng tiwala, naniniwala, at sumusuporta sa kanya, nang uunawa sa kanya. Siya yung nawalan, hindi ikaw. Malaki pa rin yung value mo. And someday somehow, makahanap ka ng mas high value sa kanya. Okay? Are you getting it? Last but not least, maaaring mong may libigay sa kanya maliban sa sex, ay katahimikan. Ito po ang isa sa pinakamahalaga sa bawat lalaki na nakilala ko, na-encounter ko. Sa bawat lalaki na na-encounter ko, at the end of the day, ang pinakahahanapin namin ay ang peace of mind, katahimikan. Kahit na minsan may mga childish ganoon, minsan na magulo ganoon, pero trust me, every man needs peace. And sadly, kasi ilan lang ang babae na nakapagbibigay yun sa kanya. You know, ang bunga nga mo ang number one na sumisira ng atmosphere, yung sobrang machine gun ang bunga nga mo. Alawa, yung tiwala. Pangatlo, yung palagi kang... Pangalawa, yung wala kang tiwala sa kanya, palagi kang nagsiselos, nagdududa. You know, lahat ng bagay na nagdudulot ng gulo sa kanyang isip or walang katahimikan sa kanya, walang peace of mind, walang kapayapaan sa kanya, yun yung pinakaayaw niya. So, bawat lalaki ay naghahanap ng peace of mind, kapayapaan. At kapag yun ay naibigay mo sa kanya, trust me, ikaw ang kanyang babalik-balikan. At hindi ko pa alam kung bakit kanya talaga iiwan or pagpapalit pa. Sometimes, kapag matukso man siya dahil sa physical, na-attract lang siya. Pero at the end of the day, ikaw ang panalo, ikaw ang kanyang babalik-balikan. Kapag may peace of mind na na-i-pro-produce mo or yung atmosphere na bit-bit mo, yun ang aming hahanap-hanapin. So, bawasan ang bunganga, bawasan ang palaging pagdududa at anuman na bagay na nakakadahilan kung bakit nawawala ang peace of mind or katahimikan sa piling mo. Ialisin mo yun dapat sa iyo or baguhin mo kung anuman yun, kaibigan. Okay? So, my final thoughts or ano ba ang final na masabi ko sa iyo? You know, guys, sex is very important sa relationship, especially sa marriage. And you know me, I don't advise you na makipag-sex outside marriage. Kung iniwan ka dahil ayaw mo makipag-sex, then hindi naman ikaw yung nawalan. Hindi, iniwan niya lang yung, kumbaga, gold or diamond. Siya yung nawalan. Siya yung lugi. Pero, my point here is that, mas may enjoy nyo ang sex nyo when you are established inside. Tsaka, may sex na nangyayari. Mas ramdam nyo yung connection, yung love whenever na ginagawa nyo yung sex. Whatever kind of position, whatever kind of sex you want, as long as meron kayong connection inside, mas worth it or ma-enjoy nyo yung sex nyo outside. Kumpara sa hanggang sex lang. Kapag nalibugan lang, sex ganun. At then ang sex nyo parang empty. You know, parang na-fulfill lang yung gusto ng laman nyo, but walang peace sa iyo, walang joy, walang, you know, inside you is that empty because there's no connection inside. Kaya, kaibigan, yun ang pinaka-establish mo, a connection inside. And of course, relationship with God. Don't forget that, my friend. You need God to be the center of your life and He will establish your relationship by His mighty power, by the power of the Holy Ghost. God bless.